Dumako na tayo sa mainit na chika sa lansangan na hatid ng nag-iisa kong darling na ngayon ay nasa MMDA Metro Base. Rise and shine, Darling Fifi. Chika on the road! Rise and shine, Darlinga. Rise and shine sa ating mga kabibe. Live tayo ngayon dito sa MMDA Metro Base. At nakikita ninyo dito ngayon sa oras na ito, ito yung sa Mindanao Avenue Congressional. Mabigat ang sitwasyon ng trapiko sa oras na ito. Ito yung actually yung papunta ng North Avenue at sa EDSA. Ang nangyari kasi, tatlong motosiklo at isang bus ang nagkabanggaan. E na-report ito sa MMDA Metro Base kaninang alas 5:30 ng umaga. At ang isa sa mga nang-involve dito ay tatlong motorsiklo at isang bus nga. Yung isa sa mga riders sa motorsiklo ay nasa East Avenue Medical Center. Yung dalawa naman ay nakaantabay naman dyan ang dalawang ambulansya mula sa LGU ng Quezon City para malapatan ng paunang lunas itong dalawang motorsiklo. Ang nangyari kasi, yung bus ay nasa third lane at biglang kumabig para maka-U-turn sa eastbound ng Mindanao Avenue. Dahilan para matamaan itong tatlong motorsiklo. Higit po sa lahat sa ating mga kabibe, ingat po tayo sa ating pagbiyahe at tumingin tayo sa mga side mirrors natin at sa mismong mirror natin sa loob ng sasakyan para masiguro na tayo ay walang mababangga sa ating pagbiyahe sa mga pangunahing kalsada or saan mang parte dito sa Metro Manila. At marami tayong hatid na chika para sa ating mga kabibe ngayong Wednesday morning. Unas dito, syempre, ay abot sa 20,250,931 na ang ridership ng libreng sakay. Ito'y mula pa noong March 29 hanggang kahapon. No? Eh, kahit talaga magpanik-panaog ka, eh, ang ating mga kabibe nating healthcare workers at authorized persons outside residence sa mga bus at jeep ay tuloy-tuloy talaga itong libreng sakay sa ilalim yan ng service contracting program ng Department of Transportation. O, diba? Bongga yan. Pero syempre, ang pinakamahalaga ay ang patuloy natin pagsunod sa minimum health protocols. At huli rito, syempre, patuloy din ang sinasagawang rehabilitasyon ng safety and security systems ng MRT free. Gaya na lamang ng inyong makikita ngayon sa inyong mga screen, ito yung mga bagong refilled carbon dioxide tanks na idinaan sa functional testing o ito sisilipin kung gumagana ba or hindi. So gumagana naman at ito yung nagsisilbi syempre bilang fire extinguisher na kung sakaling may madetect na usok o apoy. Pero para syempre kay Darling Gab, and no fire extinguisher required. Hindi titigil ang nag-aalab kong puso at nag-aapoy kong puso para mahalin ka. Oh, yung mga ganun-ganun. Diyos ko and Diyos me and Diyos niyo and Diyos ko Lord. In short, J&J. At dahil dyan, tara, silipin na po natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ipakita lang agad natin ngayon yun sa may ba't nawala yan? Yun sa may, eto, tignan natin sa may Santolan flyover. Ito yung pa-northbound. Nagkakaroon lamang ng onting build-up ng mga sasakyan sa mga stoplights dahil doon sa mga dahil dun sa intersection mismo, dahil between intersections, marami talaga nakapila. Pero once green and going, ay tuloy-tuloy naman yung biyahe sa EDSA kasi sa oras na ito, ay maluwag naman yung sitwasyon ng trapiko sa EDSA. Yung southbound naman, maluwag pa ang sitwasyon ng trapiko dahil ang pinakanaranasan natin bigat ng trapiko sa oras na ito ay dyan sa may Balintawak Market sa may north or southbound. Umabot na yung tukod nito hanggang sa may bagong barrio bago magmonumento dahil sa mga nakapark doon sa may Balintawak Market. Nako po, nakantabi na dyan ang ating mga kasama sa MMDA para mahuli yung mga hindi sumusunod sa mga traffic rules or specifically obstruction yan. At huli, silipin na rin natin yung sitwasyon ng trapiko ngayon dito sa may Taft Avenue. Sa oras na ito, dahil lang din naman sa stoplights, kaya nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan. Pero once green and going, ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko. Lifted pa rin ang recording scheme sa Metro Manila dahil pa rin sa pinahiiral na general community quarantine with some restrictions sa NCR Plus Bubble. Iba na lamang sa lungsod ng Makati na nagpapatapad ng modified number coding scheme. Ibig sabihin, kung ang last digit ng iyong car plate ay numbers 5 and 6, bawal ka bumiyahe ngayong araw sa Makati City. And for other traffic updates, ay silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, ay tawag na sa hotline ng MMDA na 1
free 6. Yan muna ang latest Chika on the Road mula rito sa MMDA Metrobase. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This is your Traffic Chick, Quivy para sa Bayan. Back to you.